Kamusta mga boxing fanatics at maligayang pagbabalik? Oscar De La Hoya, sinabing mananalo si Pacquiao kay Errol Spence kapag naglaban ito. Yan ang ating pag-uusapan mga brother. Pero bago yan, kung gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na at pindutin mo din ang notification bell button kapag may bago tayong video. Taong December 6, 2008 nang magharap ang dalawang superstar ng boxing na sina Oscar De La Hoya at ang ating pangbansang kamao Manny Pacquiao. Obey my commands at all times. Dito sa laban na to ay maraming nagsasabi na dehado ang ating pambato kahit sa ang anggulo tignan. Dahil ayon sa karamihan ay kung titignan daw sa physical na anyo ay napakalayo daw ng agwat ng dalawa. What's your predictions for this fight? I think Oscar will overpower him. Just too big. That's my opinion, you know. But this fight is definitely a mismatch. He has no business being in the ring with Oscar De La Hoya. So I'm gonna say De La Hoya is gonna win the fight. Between De La Hoya and Pacquiao, this it's De La Hoya. I think De La Hoya is gonna win the fight. Why? Tumaas po kasi ng dalawang division si Manny Pacquiao mula lightweight pagkatapos niyang wasakin ang tigasin ng welterweight na si David Diaz patungong welterweight. Habang si De La Hoya naman ay bumaba lamang ng isang division mula super welterweight pababa sa welterweight division. At dito na nga ikinasa ang laban na pinamagatang The Dream Match na ginanap sa MGM Grand Arenas Las Vegas. Sa bakbakan nga ay alam naman nating lahat kung paano pinulbos ni Pacman itong si De La Hoya. Hindi lang mga banyaga ang nagulat sa pagkabugbok ni De La Hoya, pati na din ang buong mundo sa pinamanas ni Manny Pacquiao. Nariyan ang mga moves na side to side. Starting his offense with it as he's doing there. Dominates as opposed to a long head movement, footwork, effective na mga jabs at speed. The sport for over a decade. There is a big swelling. 63. Ito ang mga pambihirang skill ni Pacman sa loob ng ring at dito siya lalong sumikat sa mga ganitong galawan. Dito din napatunayan ni Pacquiao na hindi lang siya isang magaling na fighter, kundi isa siyang special at walang katulad. Dahil nga sa angking galing na ipinamalas ni Pacquiao ay sumuko si De La Hoya at nagdesisyon na ang kampo nito na itigil ang laban. Nagresulta ang laban via 8 round TKO. Kaya sa mga panahong ito ay isa si De La Hoya sa nagpapatunay kung gaano kalapit si Pacquiao sa loob ng lona. Kaya nang matanong si De La Hoya kung sino ang mananalo sa pagitan ni Errol Spence at Manny Pacquiao ay walang pakundangan at mabilisang sinagot na si Pacquiao daw ang mananalo. What about him and Spence? Who you got? I have Manny Pacquiao. Yeah, Manny Pacquiao beats Errol Spence. I think Manny Pacquiao beats Errol Spence just because of the footwork, speed. Talagang makikita natin dito na sobrang laki talaga ng bilib ni De La Hoya kay Pacman. Dagdag pa ni De La Hoya na kaya minamaliit si Manny Pacquiao ng ibang mga fighters ay hindi pa nila alam kung gaano kabilis at kalakas ang mga kamao nito sa aktual na laban. You know, one thing that people don't realize about Manny Pacquiao and that they underestimate, A, that he's fast, but he never gets tired. He just continues to throw punches, and he hits hard. He actually hits hard. Katulad na lamang na nangyari kay Keith Thurman at mga iba pang trash talker na kinalaban ni Manny. So kayo mga brother, anong masasabi nyo sa sinabi ni De La Hoya na si Manny ang mananalo kontra kay Errol Spence? Agree ba kayo dito mga brother? Comment down below mga brother at re-replyan ko lahat yan isa-isa. Hanggang dito na lamang mga brother, maraming salamat po.